bawal na muna ang mga first-time domestic helpers sa Kuwait. Sinabi yan ng Department of Migrant Workers sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa pagkamatay ng kababayan nating si Jollibee Ranara sa nasabing bansa. Yan at iba pa sa pagbabalita ni May Ann Los Baño. Demandos ko kay Secretary Tusople, I want a deployment ban. Kinonta niya ako. Simula pa lang ng pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers kahapon, heto agad ang banat ni Senator Raffy Tulfo kay Migrant Workers Secretary Tuts Ople. Yun nga lang kasama sa presidential trip sa Japan si Ople. Kaya ang mga kapwa niya opisyal sa DMW ang nagpaliwanag. Hindi po siya kumontra sa inyo doon sa inyong pahayag na tingnan yung posibilidad na maglagay ng deployment. Sa katunayan po, kahapon ay pinalipad po niya ang isang fact-finding team papunta po ng Kuwait. Nandun po sila sa loob ng 2 linggo. Ang klaseng ebidensya ang kailangan niyong ikalap, samantalang nandiyan na nakita niyo naman yung bangkay ni Jollibee na dumating from the airport. Bago naman tumulak pa Japan, iniutos na ni Ople ang targeted deployment ban kung saan hindi muna papayagan ang mga first-time domestic workers sa Kuwait. Pero si Tulfo, iginiit na dapat mag-public apology na ang Kuwait. I think it's about time that the Kuwaiti government should really apologize because that means they're not doing anything. They need us more than we need them. Tinutulan naman ni Sibak Party Leader Representative Brother Eddie Villanueva ang pagtalakay ng Kamara sa Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression o SOGBIL. Labag daw kasi sa rules na tinalakay ito sa Gender Equality Committee, gayong may mas komprehensibong anti-discrimination bill sa Committee on Human Rights. Bagay na kinontra ni Bataan Representative Geraldine Roman. Colleagues and resource person that have just maintained a conversation via phone with Majority Leader, and he told me that the Rules Committee has decided not to change the referral of the SOGI bills. Therefore, the tackling of the said bills will remain within the Committee on Women and Gender Equality. I am sorry to say, I cannot involve myself in an illegal hearing like this, and therefore I am excusing myself with due respect to all. Napawalk out tuloy si Villanueva. Tanong naman ni Roman sa mga kapwa mambabatas, bakit nga ba hindi pa rin mapasa-pasa ang SOGI bill? Until when will we choose to look the other way when there are cases of discrimination occurring? Yan din ang tanong ni Senator Risa Ontiveros. Disyembre pa lang kasi handa na ang committee report pero pinababalik daw ito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa committee level para pakinggan daw ang posisyon ng mga religious groups. We wanted to study the matter, study? Madam President. Yes. Some of our colleagues, including Senator Alan Peter Cayetano, made a suggestion yesterday that he wanted to come up with a holistic approach, not just pinpointing one specific sector when it comes to anti-discrimination. We wanted to find out who else were not invited and who else wanted to clear speak their mind. Bukas naman daw si Ontivero sa pag-usapan muli ang SOGI bill sa komite, pero tatalakayin na ang panukala sa Committee on Rules ni Villanueva. Para sa 1PH, May Ann Los Baños, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.